Inabot ni Renz ang isang brown envelope. Kinuha naman yun ni Elsa sa kabinuksan at kinuha ang nasa loob nito. Isang DNA test result ang nakapaloob doon. Yun ang bumungad kay Elsa. Anak ko si Brian at anak mo si Jared. Nagkapalit tayo ng anak dahil sa hindi inaasahang pagkakamali ng isang nurse doon. Nanigas naman si Elsa sa kinatatayuan niya at hindi alam kung anong sasabihin. Nanlamig siya at hindi maproseso ang sinabi ni Ren sa kanya. Hindi ko kayang mahiwalay kay Jared dahil sa akin siya lumaki at alam kong ganun ka rin kay Brian. Gusto kong magpakasal tayo at bumuo ng pamilya ng magkakasama. Ito lang ang tanging paraan. Dagdag ni Renz. Napanganga naman si Elsa sa sinabi ni Renz. Nagulat nga siya at bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano nga ba maitatama ang hindi inaasahang pagkakamali na siyang makapagbabago ng hinaharap ng ating mga bida? Ito ang kwento kung saan masusubok ang ating dalawang bida sa pagiging magulang nila sa kabila ng kanilang pagiging single parent. Malalampasan kaya nila ang hamon ng tadhana? Seryosong seryoso ang mga nurse sa kanilang ginagawang pagpapaanak kay Elsa. Hindi naman maipinta ang ekspresyon sa mukha ni Elsa dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sige, push pa! Pasigaw na sabi ng doktor. Tagaktak ang pawis sa mukha ni Elsa habang iniinda ang sakit at abdi ng buong katawan ni Elsa. Makalipas ng ilang minuto ng pagtitiis ay narinig nga rin ni Elsa ang unang pag-iyak ng kanyang panganay na sanggol. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elsa nang ibinigay nga ng nurse sa kanya ang anak niya. Congratulations, Mommy! Healthy baby boy po ang anak niyo! Masayang sabi ng doktor. Napaluha si Elsa sa tuwa habang pinagmamasdan ang sanggol na nasa harapan niya. Sa kabilang banda, panay naman ang pabalik-balik na paglalakad ni Renz sa labas ng emergency room habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Nasa loob ng emergency room ang asawa ni Renz at nanganganak ito. Mr. Renz Calves? Napahinto si Renz nang lumabas ang doktor at tila seryosong nakatingin sa kanya at parang ibang ibig sabihin ng titig na yon. Dok, ano pong nangyari? Anong balita? Kinakabahang tanong ni Renz. It's a healthy baby boy. Nakasurvive ang bata. Pero, hindi ang asawa mo. Nagdilim naman ang paningin ni Renz sa narinig at unti-unting kumuho ang pakiramdam niya. Halo-halo ang emosyong nararamdaman niya at hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. I'm sorry, Mr. Calves. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin para maligtas siya. Dagdag pa nga na sabi ng doktor na napapabuntong hininga at napapailing na nga lamang. Unti-unti nang napaluhod si Renz nang mag-sink in sa isip niya ang nangyayari. Samantala, sa newborn nursery room ay busy na busy nga ang mga nurse sa pagpasok sa mga bagong kapanganak na mga sanggol. Tila aligaga nga sila sa sobrang dami nga ng nanganak that day. Hindi naman sinasadya na masagi ni Mila ang nameplate ng isang sanggol dahilan para umiyak ito. Shh, baby! Pasensya ka na! Hindi ko sinasadya! Pagalo nga ni Mila sa sanggol. Sabay inilagay nga niya pabalik ang nameplate nito saka inilagay ang isa pang nameplate na hawak niya kanina sa kinaroroonan ng isang baby. Behave lang kayo rito, babies, ha? Makikita niyo rin ang mga magulang niyo maya-maya. May lambing, nasabi ni Mila bago lumabas mula sa newborn nursery room. Makalipas ang 5 taon, mag-ingat sa bagyong yukos, manatili lamang sa ating mga tahanan at maging alerto. Pinatay ni Renz ang telebisyon. Dahilan para mapatingin sa kanyang anak niyang si Jared. Matulog ka na, gabi na,
Sabi nga ni Renz, sa anak na nasa 5 taong gulang na nga. Pero Daddy, gusto ko pa pong manood ng balita eh. Kawawa naman po yung mga naapektuhan ng bagyo. Makakatulong po ba tayo sa kanila? Gusto ko pong makahelp sa kanila, Daddy. Inosenteng tanong ni Jared sa daddy niya. Bakit mo iniisip ang iba? Ay naku, napakabata mo pa para mag-isip ng ganyan. Pero mabuti naman at bata ka pa lang, marunong ka nang tumulong sa kapwa. Matulog ka na dahil gabi na. Hindi ba't sabi niyo na dapat po tayong tumulong? Lalo na't maayos naman po ang buhay natin ngayon. Kesa po sa iba, naniwala nga pong masilungan, walang makain. Kawawa naman po sila, Daddy. Hindi naman alam ni Renz kung saan galing ang sinasabi ng anak niya. Masyado itong matured at seryosong magsalita. Sa kabila ng murang edad nito, ewan ba niya kung kanino ito nagmana. Pero kahit papaano namamangha naman siya, nilapitan naman ni Renz ang anak at kinarga ito. Tama ang sinasabi mo. Titignan ko ang magagawa ko. Tutulong tayo kapag may nangangailangan, okay? Pinisil nga ni Renz ang pisngi ng anak. May ngiting sabi nito na tinanguan naman ni Jared. Niyakap ni Jared sa leeg ang daddy niya habang naglakad ito karga-karga siya papunta sa second floor kung nasaan ang kwarto nilang dalawa na magkahiwalay na. Daddy, kailan po ulit natin dadalawin si Mommy? Tanong nga ni Jared nang makahiga nga sa kama. Hindi naman agad nakasagot si Renz pero nginitian din niya ang anak. Kahit kailan, basta maayos ang panahon, okay? Matulog ka na, good night anak. Inayos nga ni Renz ang kumot ni Jared sa kahinalikan nito sa noo. Lumabas din si Renz sa kwarto ni Jared matapos patayin ang ilaw sa kwarto. Bumaba si Renz at nagtungo sa kusina nang mapahinto siya dahil nakarinig siya ng doorbell mula sa labas ng gate ng bahay. Medyo may kalakihan ang bahay nila Renz dahil kahit nagaling siya sa mahirap ay nakapundar pa rin siya ng mga negosyo na unti-unti namang lumago hanggang sa kasalukuyan. Sino naman ang pupunta sa ganitong oras? Bulong na tanong ni Renz sa sarili sa katinungo ang pinto palabas ng bahay. Pagbukas niya ay napakunot ang noon niya nang makitang malakas na malakas ang ulan sa labas. Tulong! Tulungan niyo po kami! Kinuha naman ni Renz ang payong na nakasabit sa gilid ng pinto sa kabinuksan nito at tinungo ang gate. Sir, pasensya na po sa abala ha, pero tulungan niyo po sana kami ng anak ko. Hindi po kami masamang tao. Kailangan lang po talaga namin ng masisilungan kahit sa labas lang po ng bahay niyo. Pagmamakaawa ng babae na may karga-kargang bata. Nanlambot naman ang puso ni Renz dahil sa sitwasyon ng babae na basang-basa sa ulan at mukhang nanginginig na nga sa lamig. Dinagdagan pa ito ng karga nitong bata na parang natutulog sa balikat ng babae. Sige, pumasok kayo. Naalala nga ang sinabi ng kanyang anak na si Jared na tumulong sa nangangailangan, na siyang nag-udyok para papasukin nga niya kaagad ang magina. Total, mukhang harmless naman ang mga to. Mabilis nga niyang pinatuloy ang mga to saka pinayungan pa nga ang magina. Pinapasok ng tuluyan ni Renz ang magina sa loob ng bahay at sa sala nila. Yaya Belen, pakikuha nga po ng 2 tuwalya. Medyo malakas nga na utos ni Renz dahil sa sobrang nag-aalala siya. Ewan ba niya kung bakit ganun na lamang ang nararamdaman niya para sa magina? May katulong nga sila sa bahay. Lumabas naman sa kusina si Yaya Belen at kumuha kaagad ng 2 tuwalya. Katulong ni Renz si Yaya Belen sa pag-aalaga sa anak niyang si Jared. Nasa 42 na nga rin ang edad nito. Ito na po Sir Renz. Inabot nga ni Yaya Belen ang 2 tuwalya na ibinigay rin ni Renz sa magina. Pakilutuan na rin sila ng supyaya. Saka unahin mo munang kunin sila ng guest clothes sa guest room. Utos ulit ni Renz kay Yaya Belen na sinunod naman kaagad ng katulong. Maupo muna kayo sa sofa. Malumanay nga na sabi ni Renz sa magina. Mama, nasan po tayo? Tanong nga ng batang lalaking
mukhang galing nga sa mahimbing na pagkakatulog. Pasensya na po talaga kayo ah. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Ako nga po pala si Elsa Rodriguez. At ito naman po yung anak ko na si Brian. Halos kalahating oras na kaming naglalakad ng anak ko kasi inanod ng malakas na daloy ng tubig ang bahay namin eh. Sa kabila ng nangyari, ay binigyan pa rin kami ng pag-asa na mapunta sa bahay niyo. Maraming maraming salamat po talaga. Akmang luluhod pa nga sana si Elsa nang pigilan siya ni Renz. Huwag mong gawin yan. Ayos na. Walang anuman, magbihis muna kayo tapos kumain. Mag-usap ulit tayo pagkatapos niyo. Maingiting sabi ni Renz. Mangiyak-ngiyak naman si Elsa na nagpasalamat muli sa kabutihan ni Renz. Pinabihis nga ni Renz ang mag-ina at pinakain. Hinayaan muna ni Renz si Elsa na patulugin ang anak nito sa guest room bago sila nag-usap sa sala. Pasensya na po talaga sa abala sir, pangako alis agad kami bukas. Panimula ni Elsa. Humigop nga, nang kape si Renz bago nagsalita. Walang problema, ano na ang plano mo bukas? Wala ba kayong ibang matitirhan? Tanong nga ni Renz. Umiling-iling naman si Elsa. Babalikan ko ang lugar namin at baka may maisalba pa kaming gamit. Ako nang bahala sa mangyayari sa amin bukas. Ibabalik ko rin po yung kabutihan niya sa amin ng anak ko. Pangako po. May galang nga, nasabi ni Elsa. Ngumiti naman si Renz sa katumango. Hindi niya alam pero wala siyang nararamdaman na masama kay Elsa dahil mukhang mabait naman to. Hindi kinakabahan si Renz sa mga posibleng masamang mangyari. May tumutulak pa nga sa kanya na tulungan ang mag-ina lalo. Hindi sa... Nanghihimasok ako. Pero nasan nga pala ang asawa mo? Bakit kayo lang ang lumulusong sa ulan? Bakit hindi kayo tinutulungan? Nagtatakang tanong ni Renz. Hindi naman nakasagot si Elsa sa tanong ni Renz. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Inatake po sa puso ang ama ng anak ko. Sa araw mismo ng panganganak ko. Pabulong nga na sagot ni Elsa pero rinig pa rin yon ni Renz. Natahimik na nga lamang si Renz hanggang sa katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Parang magkatulad sila na nawalan matapos ipanganak ang mga anak nila. Ang mommy ni Jared ay namatay sa panganganak sa kanya at hanggang ngayon ay masakit pa rin yon para kay Renz. Sige, matulog ka na. Bukas ka na lang ulit mag-isip. Baka magising din ang anak mo at hanapin ka sa guest room. Basag nga ni Renz sa katahimikan. Tumango si Elsa saka nagpasalamat ulit at pumunta na nga rin sa guest room para magpahinga. Nanatili naman si Renz sa sala ng ilang minuto bago nagpas siya na umakyat sa kwarto para matulog. Kinabukasan maagang nagising si Elsa at tinulungan nga si Yaya Belen sa kusina. Nakikita naman ni Yaya Belen na mabait si Elsa kaya hinayaan niya ito. Good morning sir! Kain na po kayo, masayang batinga ni Yaya Belen sa kakapasok nga sa kusina na si Renz. Magandang umaga, si Jared. Tulog pa ba? Sabi nga ni Renz. Good morning, Daddy! Ano pong ulam? Biglang sambit ni Jared, nakapapasok nga lang din sa kusina. Mabilis namang kinarga ni Renz ang anak sa kapinaupo sa bakanteng upuan. Sino siya, Daddy? Tanong ni Jared sabay turo kay Elsa. Magsasalita na nga sana si Renz nang may pumasok na naman sa kusina na isang bata. Mama, nagugutom na po ako. Napatingin silang lahat sa kagigising lang na si Brian. Agad naman siyang nilapitan ni Elsa. Kakain din tayo maya-maya lang anak. Sila na muna, okay? Sabi nga ni Elsa sa anak. Daddy, bakit may bata at malaking babae rito? Tanong nga ni Jared. Ngumiti si Renz sa anak bago ito sinagot. Siya nga pala Jared. Siya si Elsa at ang anak niya ay si Brian. Naulanan kasi sila kagabi, kaya nandito sila sa atin sa ngayon. Tinulungan natin. Diba sabi mo tulungan ang nangangailangan? Pagpapaliwanag ni Renz sa anak. Talaga po? Opo! Hello Brian, ako nga pala si Jared. Marami akong toys. Pwede tayong maglaro mamaya kung gusto mo. Masayang sabi nga ni Jared na tila excited pa nga dahil may makakalaro na rin siya sa wakas. Medyo nahiya naman si Brian pero
Tumango rin kalaunan at ngumiti. Ako nga pala si Brian. Nahihiyang sabi nga ni Brian. Daddy, pwede ba natin silang makasabay na lang kumain? Sabi po kasi ni Brian kanina nagugutom na siya. Eh di ba po sabi niyo ang small guys dapat po hindi nagpapagutom? Tanong nga ulit ni Jared. Napangiti nga si Renz at ginulo ang buhok ng anak. Oo naman, walang problema. Naku sir, huwag na po, mamaya na lang po kami kakain, nakakahiya naman po. Sabi ni Elsa. It's fine. Magkasabay talaga kami lahat kumain. Pati nga si Yaya Belen eh. Umupo na kayo. Marami namang bakanteng upuan. Napaupo na nga rin ni Renz ang lahat at kumain na nga rin sila. Maraming salamat po talaga sa pagtulong niya sa amin ng anak ko ha. Pagpapasalamat muli ni Elsa. Walang anuman yun. Pasalamat ka ng pasalamat kahapon pa. Alis na ba talaga kayo? Pwede naman nasamahan kita sa lugar niyo. Tapos dito muna ang anak mo. Nandito naman si Aya Belen. Hindi niya pababayaan ang mga bata. Sigurado ako na disaster pa yun dun sa inyo. Kaya baka hindi kayanin ng anak mo. Sad nga ni Renz. Opo, Daddy! Dito na lang po muna si Brian para may kalaro ako. Excited naman na sabi ni Jared. Nahihiyamanis ang ayo naman si Elsa sa suwestyon ni Renz. Kaya tinignan niya ang anak. Ayos lang ba sa'yo na dito ka muna, anak? Tanong ni Elsa kay Brian. Tumango naman si Brian bilang sagot kaya ngumiti si Elsa. Ayaw rin niya na dalhin ang anak dahil baka mapahamak ito lalo na't kahihinto lang ng ulan. Let's go? Yaya nga ni Renz kay Elsa matapos na nga silang kumain at makapagayak. Magpaalam sila sa mga anak nila bago umalis. Matapos ang halos 10 minuto na pagmamaneho ni Renz ay narating na nga rin nila ang lugar ni Elsa. Putik at landslide ang naabutan nila sa lugar. Natabunan na talaga ang mga bahay rito at mukhang kasama rin ang bahay namin. May lungkot nga na sabi ni Elsa sa sarili. Tinungo niya ang evacuation center at nakitang punong-puno ng tao roon. Naghihirap pero nanatiling lumalaban sa kabila ng bagyong sumira sa mga tahanan nila. Ayos ka lang ba? Tanong ni Renz nang makita ang hindi maipintang reaksyon ni Elsa sa mukha dahil sa nakikita nito sa paligid. Dapat pa rin ba akong maging maayos sa nangyayari? Wala nang tahanan namin at wala rin akong ibang mapupuntahan. Dismayadong sabi ni Elsa sa katinignan si Renz. Wala naman siyang ibang meaning pero talagang yun lang talaga ang nasa saloobin niya. Ihahabilin ko ang anak ko sa kaibigan ko at luluwas na lang ako sa ibang bansa para magtrabaho. Dagdag pa nga ni Elsa. Nakaramdam naman ng awa at lungkot si Renz sa mga salita ni Elsa. Galing din siya sa paghihirap at talagang hindi madali ang lahat sa kanya noon lalo na kay Elsa ngayon. Kung gusto mo, sa amin na lang muna kayo hanggang sa makaipon ka ng pera panglipat niyo ng tirahan. Suhestyon ni Renz, dahilan para magulat sa Elsa. Pero hindi niyo po kami masyadong kilala pa. Hindi ba kayo natatakot na baka masamang tao kami? Isa pa. Ayoko pong tumatanggap ng kahit ano, lalo na't libre dahil sa panahon ngayon. Wala naman pong libre na talaga. Seryosong saad nga ni Elsa na mababakas pa rin ang pagkadismaya at lungkot. Napaisip naman si Renz. Magbabakasyon si Yaya Belen sa probinsya nila sa loob ng 2 buwan. Pwede nang ikaw munang pumalit sa kanya dahil hindi pa kami nakakahanap ng papalit sa kanya. Babayaran kita ng maayos at malilibre rin ang anak mo sa bahay. Nabuhaya naman ang mukha ni Elsa sa offer ni Renz at mabilis niyang tinanggap ang offer nito kahit nakakahiya man ay lulunukin na nga niya ang pride niya para sa anak niya. Pwede niyang tanggapin ang offer dahil kapalit naman ang pagtira doon. Maninilbihan siya bilang kasambahay. Talaga po sir? Mas okay po yun, maraming salamat po ha. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko at hindi kami magiging pabigat sa inyo at maninilbihan po kami ng tapat. Masayang sabi nga ni Elsa. Huwag mo na akong tawagin sir. Pwedeng tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. May ngiting sabi nga ni Renz. Sa mga oras na yon, unti-unti nang nabubuo ang tiwala at pagkakaibigan nila
sa isa't isa. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging isang linggo. Gaya ng sinabi ni Renz, pinalitan nga ni Elsa si Yaya Belen pansamantala. Welcome home, Daddy! Masayang sabi ni Jared sabay takbo at yakap sa kararating lang na si Renz. Kamusta ang araw mo? Nakangiting tanong nga ni Renz sa anak bago ito niyakap pabalik. Masaya po, Daddy! Tinuruan kami ni Tita Elsa na magbasa at sumulat, tapos naglaro rin po kami ni Brian sa room ko. Masayang sagot naman ni Jared, saka kumawala sa yakap. Pansin na pansin ni Renz ang pagiging masigla matapos tumira si Elsa at ang anak nitong si Brian sa bahay nila. Masaya si Renz sa nakikita niyang saya sa mga mata ng anak. Hindi talaga siya nagkamali sa desisyon niyang pagkupkup sa mag-ina noon. Nasaan sila? Tanong nga ni Renz. Nasa kusina, Daddy. Nagluluto po si Tita Elsa at tinutulungan ni Brian. Gusto ko nga po sanang tumulong eh, pero ayaw po ni Tita. Nakangusong sagot ni Jared. Tita ang pinatawag ni Renz sa anak kay Elsa dahil ayaw ni Renz na tawaging katulong o yaya si Elsa. Hindi rin naman ito mukhang katulong lalo na't maganda talaga si Elsa. Maputi, mahinhin, balingkinita ng katawan na para bang anak ng mayaman. O sige, mag-ayos lang ako ng sarili, bababa na rin ako maya-maya. Hinayaan naman ni Jared na umakyat ang daddy niya sa kwarto nito at nagtungo siya sa kusina para panoorin ang ginagawa ni na Elsa at Brian. Jared, mahilig ka ba sa kwento? Tanong ni Elsa habang nagluluto. Opo, opo! May kwento po ba kayo? Masayang sambit ni Jared. Alam mo ba yung kwento tungkol sa isang simpleng babae at prinsipe na palaka? Tanong nga ulit ni Elsa. Magandang kwento yun, Jared. Maganda rin magkwento si Mama. Kwentuhan mo kami nun, Mama. Excited naman na sambit ni Brian. Napangiti naman si Elsa. O sige, kwentuhan ko kayo ah pagkatapos nating maghapunan. Excited naman na napapalakpak ang dalawang bata. Ang sarap siguro sa pakiramdam na may Mama, Brian, no? Biglang tanong ni Jared. Tumating naman si Renz pero nanatili siya sa pinto ng kusina habang pinagmamasdan ang pag-uusap ng tatlo na hindi na malaya ng pagdating niya. Oo naman, masaya talaga, pero wala rin akong papa eh. Ikaw, masaya rin bang may daddy? Mas masaya ba kaysa may mommy? Inosenteng tanong naman pabalik ni Brian. Si Elsa naman ay nagluluto pero nakikinig lang din ng husto sa dalawang bata. Masayang masaya. Masaya rin pero hindi ko alam dahil wala rin naman akong mommy. Pero sa naririnig ko sa mga kaibigan kong bata sa labas tsaka sa mga classmates ko, mas masaya yung complete yung family. Yung may babies, may mommy, at saka may daddy. Tila may lungkot na sabi ni Jared. Parang may humaplos naman sa puso nila Elsa at Renz nang dahil nga sa pinag-uusapan ng dalawang inosenteng bata na tila ang gusto lang naman ng isa magkaroon ng mommy at ang isa magkaroon ng daddy. Magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Alam niyo mga bata, kahit anong mangyari, basta't may mga magulang kayo, marami man o isa, masaya pa rin yun. May mga bata nga na wala talagang magulang, kaya dapat kahit papano, magpasalamat pa rin tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Merong rason sa lahat ng mga nangyayari sa buhay. Paliwanag nga ni Elsa sa mga bata na sa tingin niya naintindihan naman ito ni na Brian at Jared dahil matured silang mag-isip parehas. Opo, Mama! Sabi nga ni Brian. Tama po kayo, Tita. Hindi na po ako maghahanap ng mommy dahil masaya naman po ako kay Daddy eh. Tsaka, andyan naman po kayo, diba, Tita? Pwede ko rin po kayong maging mami-mamihan. Sabi pa nga ni Jared. Naikinangiti naman ni Renz at medyo ikinagulat nga ni Elsa. Pero kalaunan, ngumiti rin dahil sa sinabi ng inosenteng bata. Nang biglang, kamusta rito? Ayos lang ba ang lahat? Napunta ang lahat ng atensyon kay Renz. Ayos lang,
Nag-uusap lang kami ng mga bata habang naliluto ko to. Ihain ko na rin to, tapos na. Nakangiting sabi nga ni Elsa na tinanguan naman ni Renz. Nilapitan nga ni Renz ang anak na si Jared. Tomorrow is your 6th birthday. Anong gusto mong gawin natin bukas? Tanong nga ni Renz. Birthday niya po? Birthday ko rin po bukas eh. Sabat naman ni Brian. Talaga? Magkasabay pala kayo ng birthday. Ilang taon ka na bukas? Tanong ni Renz kay Brian. Inangat naman ni Brian ang kamay at pinakita nga ang 5 daliri sa kaliwa at 1 daliri sa kanan. 6? Para naman pala kayong kambal dalawa. Magkaparehas ng birthday at edad. Natutuwang sabi pa nga ni Renz. Nakita naman ni Renz ang biglang paglungkot sa mukha ni Brian. Bakit, may problema ba? Tanong nga nito kay Brian. Alam niyo po ba, palagi pong masaya at may cake ang kaarawan ko kahit naghihirap kami. Gumagawa po ng paraan si Mama. Ngayon, wala na po kaming bahay, kaya hindi po muna ako maghahanda bukas. Pero naiintindihan ko naman po. May lungkot nga na sabi ni Brian na mababakas din sa kanyang itsura ngayon. Ngayon lang ito nakita at narinig ni Renz na magsalita ng mahaba dahil mahiyain nga si Brian noong una, pero ngayon mukhang hindi na. Daddy, mamasyal po tayo bukas. Ayoko na rin po ng party. Isama natin sina Brian at saka si Tita Elsa. Biglang sabi ni Jared. Nako Jared, ayos lang kami. Hahanap pa rin ako ng paraan para magkaroon ng cake si Brian bukas. Tsaka ikaw na rin. Sulitin mo na lang ang pamamasyal kasama ang daddy mo. Mag-enjoy kayo. Maingiting sabi nga ni Elsa. Ayos lang. Palagi naman kaming namamasyal ni Jared na kami lang. Magiging bagong experience to sa amin kung papayag kayo. Saad naman ni Renz na nakatingin kay Elsa. Nagabot naman ang tingin nila sa isa't isa. Pero ayos lang po talaga kami. Ang dami niyo na pong naitulong sa amin ng anak ko at sobrang nahihiya na nga po talaga ako eh. Sa birthday man lang po ni Jared eh, magkaroon po kayo ng quality time ng kayo lang. Huwag kang mag-alala, Elsa. Gagawin ko naman to hindi lang para sa inyo, kundi para rin kay Jared. Huwag mo na sanang tanggihan pa. Total, mas masaya naman kapag mas marami. The more the merrier. May ngiting sabi pa nga ni Renz. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Elsa. Hindi niya mawari ang nararamdaman sa mga oras na yon dahil sigurado naman siya na ang pagbilis ng tibok ng puso niya ay hindi dahil sa kinakabahan siya. Wala nang nagawa pa si Elsa kundi ang sumang-ayon na nga lang din kay Renz. Lalo na't gustong-gusto rin ito ni Jared. Parehas lang din naman ang gusto si Elsa at Renz. Yun ay ang mapasaya ang kanilang mga anak. Kinaumagahan, maagang naghanda ang lahat para sa pamamasyal na gagawin nilang apat. San tayo pupunta? Tanong nga ni Elsa na nasa backseat ng kotse. May pupuntahan lang ako saglit sa isang resort. Pagkatapos, didiretso na tayo sa amusement park. Sagot naman ni Renz sa kapinaandar ang kotse. Resort? Pwede po ba kaming maligo doon, Daddy? Excited na tanong ni Jared na nasa front seat naman ang kotse. Pwede naman, pero pagkatapos na nang gagawin ko para mabantayan kita. Sagot nga ni Renz. Sige po, Daddy! Masayang sabi naman ni Jared. Narating din nila ang resort at binilin muna ni Renz ang anak niya sa mga staff kasama ni Elsa sa isang cottage ng resort kung saan matatanaw mula rito ang dagat. Gusto ko ring maligo ng dagat, Mama! Sabi naman ni Brian sa ina. Sige anak, hihintayin muna natin ang daddy ni Jared bago ka maligo para sabay kayong maligo. Mainiting sabi naman ni Elsa. Tumango naman si Brian sa kapinagmamasdan nila ang dagat. Makulimlim ang lahat pero hindi naman mainit at hindi rin mukhang uulan. Matapos ang ilang minutong paghihintay, ay dumating din si Ren sa cottage dahil natapos din ang pakay niya sa resort. Maligo na kayo. Huwag kayong lumayo dahil dito lang kami sa tabing dagat magbabantay, sabi nga ni Renz. Hindi ka ba maliligo? Tanong naman ni Elsa sa kanya. Umiling-iling naman si Renz. Ikaw ba? Pwede ka rin namang maligo kung gusto mo. Pabalik na sabi naman ni Renz. Hindi na. Sila na lang. Mas kailangan nilang mag-enjoy ngayon. Saad naman ni Elsa.
Hindi na nagsalita pa si Renz at tumayo na nga siya sa tabing dagat katabi si Elsa habang pinagmamasdan ang dalawang batang sina Jared at Brian na masayang naglalaro sa dagat. Alam mo, ang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Sisiguraduhin kong babawi ako sa'yo balang araw. Sabi nga ni Elsa, marami ang naliligo sa paligid pero malayo-layo sila sa maraming tao. Kaya naman, nakakapag-usap sila ng matino. Walang anuman yun. Ang magagawa mo na lang na gante sa kabutihan ko ngayon ay ang pagpapalaki ng maayos sa anak mo at mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Hindi madali maging single parent, pero dapat nating kayanin para sa anak natin. Makahulog ang saad naman ni Renz. Tama ka. Maswerte ka. Nasa gitna ka na. Ako magsisimula ulit para unti-unting umahon eh. Nagsisimula ka na, Elsa. At hindi mo na lang namamalayan na nakalayo ka na pala at nakaahon na. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sa nasa itaas. Walang makakapigil sa'yo kapag may tiwala ka. Hindi nakapagsalita si Elsa hanggang sa katahimikan ng namayani sa pagitan nilang dalawa. Namamangha si Elsa sa wisdom na meron nga ang lalaki. Pinasag din naman ang babae yun. Alam mo masyado kong mabait, mapagpakumbaba, at mapagmahal na ama sa anak mo. Hindi mo ba naisipan na mag-isawa ulit? Hindi sa nangingilam ha, pero mukhang gustong-gusto ni Jared na magkaroon ng matatawag niyang mommy. Pinag-iisipan ko pa ang bagay na yan, lalo na't busy na busy pa ako sa trabaho at wala nang oras sa mga ganyang bagay. Mas pinagtutuunan ko na lamang ng pansin si Jared ngayon. Eh ikaw ba? May plano ka na bang mag-usawa ulit? Ngumiti naman ng mapait si Elsa habang nanatili pa rin ang tingin sa mga bata. Hindi ako kasal sa papa ni Brian. Boyfriend ko siya. Nang mabuntis ako at ikakasal na sana kami nung mawala siya. Galit na galit sa akin ang pamilya ng boyfriend ko kaya wala akong malapitan ngayon. Wala rin akong balak na mag-asawa. Saka na yun kapag nasigurado ko na ang lahat para sa kinabukasan ng anak ko. Sagot naman ni Elsa. Tama nga naman. Sa akin, wala nang magulang ang mommy ni Jared pero may mga magulang ako na tumutulong naman sa akin paminsan-minsan. Pag-open up naman ng lalaki. Napangiti naman ulit ng mapait sa Elsa. Wala na rin akong mga magulang, kaya nagpapasalamat ako ng husto dahil nalampasan ko ang pagsubok ng panganganak. Sobrang blessed ko na sa part na yun. May ngiting sabi nga ni Elsa. Tinignan naman ni Renz si Elsa at kitang-kita niya ang sinseridad sa ngiti nito. Natatapangan siya kay Elsa dahil sa kabila ng lahat ng nangyari ay nasisilayan niya pa rin ang tunay nitong ngiti sa labi. Kung pagbibigyan man ng tadhana, handa ka bang tumanggap ng bagong pag-ibig? Biglang tanong ni Renz na medyo ikinagulat nga ng babae dahil hindi niya alam kung saan ang galing yon. Pati nga rin si Renz, nagulat sa kanyang sarili. Bigla na lamang lumabas ang tanong na yon sa bibig niya. Napatawa ng kaunti si Elsa sa katinignan si Renz para naman hindi maging awkward o nakakailang para sa kanila. Nag-abot ang tingin ng mga mata nila sa isa't isa na tila ba may sinasabi sila sa isa't isa. Kung puro, seryoso at sincere ang darating, bakit naman hindi, di ba? Tao rin naman tayo, kahit anong pagsubok man ang iba to ng tadhana, deserve pa rin naman nating sumaya, di ba? Ngumiti si Renz saka tumango. Binalik niya ang tingin sa kinaroroonan ng mga bata. Tama, deserve pa rin nating maging masaya. Pabulong nga na sabi ni Renz. Makalipas ang halos kalahating oras, ay umahon din sina Brian at Jared. Binihisan din sila matapos maligo at mabuti na lang ay nakapagdala sila ng damit ng mga bata kung sakaling pawisin man o maputi ka ng dalawa. Masayang bumalik ang lahat sa kotse matapos gawin ang pakay sa resort at nagtungo na nga sila sa amusement park. Kumain muna tayo ng tanghalian bago dumiretso sa amusement park. Saad nga ni Renz sa kaipinaradang kotse. Hindi naman umangal si Elsa at sumunod na nga lang din kay Renz. Sa isang magharang restaurant, pumasok sina Elsa at Renz, nabitbit ang kanya-kanya nilang anak na sina Brian at Jared.
Masiglang lugar. May mahabang mesa at mga upuan na may patak-patak na kandila sa gitna. Napansin ni Elsa ang kanyang paboritong awit na nagmumula sa grand piano sa sulok ng restaurant. Nagbibigay ng romantikong atmosfera. Ang ganda naman dito at mukhang mamahali ng mga pagkain dito. Pero wala bang mas mura, Renz? Tanong nga ni Elsa. Napangiti naman si Renz. Don't worry. Ako nang bahala dito. Hayaan mo na lang ako. Isipin mo na lang na regalo ko lahat ng libre ko ngayong araw dahil kaarawan ni Brian. Sabi naman ni Renz. Umupo na nga sila sa bakanteng mesa na may apat na bakanteng upuan. Wala na rin namang nagawa pa si Elsa dahil ayaw rin naman niyang makipagtalo pa, lalo na't alam niyang talo talaga siya kay Renz. Nag-uusap sina Elsa at Renz sa o-orderin nilang pagkain na nasa menu. Si Brian at Jared naman ay masayang nag-oobserba sa paligid. Napansin nga ni Brian ang malaking aquarium na may kakaibang isda sa loob nito na nasa ilalim ng counter ng restaurant. Wow! Ang daming isda, ma! Ang ganda! Manghang sabi nga ni Brian sa kakinalabit ang ina. Tinignan naman ni Jared ang daddy niya. Daddy, bakit may maraming isda sa restaurant? Lulutuin po ba sila? Inosenteng tanong nga ni Jared. Napatawa na nga lamang sila. Magandang araw po. Ang mga isdang iyon ay bahagi ng aming special na exhibit para sa mga bisita. Isang kakaibang karanasan para sa mga kumakain dito. Sabi nga, nang kakarating lang na lalaking waiter, tumango naman sina Jared at Brian bilang tanda na naiintindihan nila ang ibig sabihin nito. Narito po ang mga menu para sa inyong tanghalian. Anuman po ang inyong piliin ay aming ipagluluto ng sariwang sangkap. Nakangiting sabi ulit ng waiter. Habang pinagmamasda ng menu, napansin ni Renz ang pagtingin-tingin ni Elsa sa isang side ng menu. Gusto mo ng lobster, crab? No, isang serve ng mixed seafoods. Yun na lang. Sabi nga ni Renz habang nakatingin kay Elsa. Ang mahal naman ng order mo. Ito na lang mas mura. Tinuro nga ni Elsa ang isang putahe ng isda na nasa menu. Napatawa nga si Renz. Pakisali na rin ang itinuro niya sa kaito at yung bestseller nyo na Foods for Children. Sabayan mo na rin ang bestseller na dessert. Saad pa nga ni Renz sa waiter. Naglista lang ang waiter saglit at inulit ang order ni Renz. Saka umalis na nga sa mesa. Mauubos pa natin ang orders mo? Baka masayang lang eh. May pag-ala lang sabi nga ni Elsa. Sinabi ko na ako ng bahala. Kumalma ka lang at mag-enjoy. E di kung hindi naubos, edi i-take out. Sabi ni Renz. Hindi na rin umangal pa si Elsa lalo na nang makitang masayang-masaya ang anak sa nangyayari. Ngayon lang kasi niya naranasan ng ganitong celebration. Matapos ang ilang minuto, ay inihain na nga rin ang orders nila. Manghang-mangha naman ang dalawang bata nang ihain ang in-order din ni Renz na isang chocolate cake. Bago tayo kumain, kakantahan muna kayo ng happy birthday at ibublow nyo yung nakasindi na kandila sa harap ng cake sabay. Okay? Mabilis na tumango ang dalawang bata sa sinabi ni Renz. Kumanta na nga rin sila ng happy birthday at nakisabay na nga rin ang ibang staff at customer ng restaurant. Masayang nagpalakpakan ng lahat matapos i-blow ng sabay ni na Jared at Brian ang nakasinding kanila. Happy birthday anak! Sabay sabi nga ni Renz at Elsa sa mga anak nila. Hinalikan pa nga nilang magkabilang pisngin ng dalawa. Masayang masaya naman ang dalawang bata nang magsimula na nga silang kumain. Nagkwentuhan ng mga bata at sinabayan naman yun ni na Elsa at Renz para kina Jared at Brian. Yun ang pinakamasayang birthday celebration na naranasan nila. Pagkatapos ng tanghalian ay tinungo naman nila ang amusement park. Good afternoon po. May promo po kami this day for families. May discount ticket kayo at makakapasok kayo sa Bermuda Spot kung saan may fireworks display na magaganap mamayang 7 ng gabi. Masayang sabi nga ng nagbabantay sa entrance ng amusement park. Ipakita nyo lang po ito. Sa kumukuha ng ticket sa loob at alam po nila na promo to. Welcome to our amusement park! Dagdag pa nga ng tagabantay. Aangal na nga sana si Elsa dahil hindi naman talaga sila isang buong pamilya. Pero mabilis na kinuha ni Renz ang ticket. At kinarga ang anak, hinawakan pa nga ang kamay ni Elsa
At pumasok na nga sila sa amusement park. Parang tumalo naman ang puso ni Elsa. Hindi na nga siya nakapalagpa. Wala nang nagawa kundi sumunod na lang kina Renz. Hindi pa't pa walang ginawa mong pagsisinungaling? Pabulong pa nga na tanong ni Elsa kay Renz. Nagsinungaling ba ako? Siya lang ang may maling akala. Saka, baka para sa atin talagang promo na to. Natatawang saad nga ni Renz. Hindi na naman nagsalita pa si Elsa nang mabayaran ni Renz ang tiket nila dahil naalala nga niya na libre pala ni Renz. Dapat ay maging masaya nga siya dahil may discount at hindi mabibigatan si Renz sa pagbabayad. Sa malawakang amusement park na puno ng kulay, tunog at sigaw ng tuwa, nagsimula na nga silang apat na mamasyal sa paligid ng amusement park. Ang araw ay makulimlim at ang mga rides ay naglalaro ng kani-kanilang makulay na ilaw, nagbibigay liwanag sa paligid kahit hapon pa. Anak, siguraduhin mong nakakapit ka lagi ha? Enjoy lang kayo pero safety first. Paalala nga ni Elsa sa anak na si Brian. Opo mama, ang ganda-ganda po rito, ang saya-saya. Masayang sabi naman ni Brian habang nakahawak pa nga sa kamay ng ina. Si Jared naman inanatiling karga-karga ni Renz. Nagsimula silang maglibot. Unang-una ay sa Ferris wheel kung saan kitang-kita ang buong tanawin ng amusement park. Habang umuusad ang Ferris wheel, bumaba ang gabi at unti-unti nangang nagbukas ang ibang ilaw sa paligid. Naroon sila sa taas. Pinagmamasdan ang mga masayang mukha ng mga tao sa ibaba. Kitang-kita naman ni Renz at Elsa ang saya sa mga mukha ng mga anak nila na nakadungaw. Sa labas habang masayang nag-uusap, parang kailan lang, ganyan din ako kasaya nung bata ko sa tuwing nakakapunta ako sa amusement park. Sabi pa nga ni Renz, talaga? Tama ka, nakikita ko rin ang mga bata ko sa mga ngiti nila. Masaya talaga akong napunta kami ng anak ko sa mga kamay mo. Nginitian lang ni Renz Elsa sa kabinalikang tingin sa dalawang batang masayang-masaya sa pagtingin sa labas ng Ferris wheel. Pagkatapos silang bumaba mula sa Ferris wheel, nagtungo sila sa mga rides tulad ng roller coaster, bump cars, at carousel. Sinamahan ni Renz at Elsa sina Jared at Brian sa mga rides. Nakikita naman nila ang saya sa mga mata ng kanilang mga anak. Nagugutom na ba kayo? Bili muna tayo ng makakain. Yaya nga ni Renz. Gusto ko ng hamburger, Daddy! Ikaw, Brian, anong gusto mong kainin? Tanong pa nga ni Renz sa anak ni Elsa. Kahit ano na lang, Renz. Si Elsa nga ang sumagot. Si Brian ang mamimili. Birthday niya naman, kaya hayaan mo na. Hindi na nga umangal pa si Elsa. Tumuro naman si Brian ng pagkain na gusto niyang kainin. Bumili rin si Renz ng gustong pagkain ni Elsa. Marami ang mapagpipilian na pagkain sa food corner ng amusement park, kaya hindi talaga nagugutuman ang mga tao na papasok sa loob. Ang sarap! Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito! Manghang sabi nga ni Brian. Nakaupo nga sila sa isang bench habang kumakain ng pagkain na nabili nila. Napangiti naman si Renz dahil talagang magaan ang loob niya sa mga bata. Masaya siya na napapangiti niya ito. Daddy, sumakay naman po tayo sa ibang rides! Sambit nga ni Jared. Kahit ilang rides pa, basta't safe at tapos na kayong kumain. Marami pa tayong oras, sabi naman ni Renz. Masaya namang nagtinginan sina Jared at Brian sa isa't isa. Pagkatapos kumain ay nakasakay na nga sila sa ilang mga rides. Naglaro pa nga sila sa mga perya kung saan sinubukan nilang manalo ng staff toys para kay Jared at Brian. Si Brian ay may hawak ng malaking bear habang si Jared naman ay mayroong makulay na alimango. Lumipas din ang oras hanggang sa tuluyan nangang napagod ang dalawang bata sa kalalaro. Wala nangang nagawa si Renz at Elsa kundi ang kargahin ng dalawa pabalik sa kotse. Ang himbing na ng tulog nila, sabi nga ni Renz matapos makabitan ng seatbelt si Jared sa front seat. Tinungo niya ang backseat para tulungan si Elsa kay Brian. Oo nga, sobrang napagod pero enjoy naman sila pareho, sabi naman ni Elsa. Nasa labas ng kotse si Renz at Elsa nang biglang nagliwanag ang kalangitan.
mula sa kinatatayuan nila sa labas ng amusement park at sa kalangitan ay kitang-kita nila kung paano nagliwanag ang fireworks na pinakawala ng amusement park. Naalala ko, may ticket pala tayo sa Bermuda spot kung saan may fireworks display. Sayang naman at hindi natin napanood ang buong fireworks display. Biglang sabi nga ni Renz, sabay tingin kay Elsa na nakita niya namang nakatingin sa nagliliwanag na fireworks sa kalangitan. Napangiti naman si Renz dahil sa focus na focus si Elsa na nakatingin sa fireworks sa kalangitan. Para bang unang beses itong nakakita ng fireworks. Nakita nga niya ang magandang mukha ni Elsa habang nakangiti at tuwang-tuwa sa nagaganda ang firecrackers. Hindi pa ako nakakita ng fireworks na malapitan ng ganito. Ngayon lang ang ganda. Bulong nga ni Elsa, narinig naman ni Renz. Talaga? Tama ka, ang ganda. Saad pa nga ni Renz habang nakatingin nga sa mukha naman ng babae. Napailing na nga lamang siya sa biglang nasabi at nag-iwas ng tingin. Kung ganoon, bumalik tayo ulit rito para panoorin ng mas malapit ang fireworks display. Nilingon ni Elsa si Renz at nagtagpo naman muli ang tingin nila. Isang ngiti naman muli ang gumuhit sa labi ni Elsa. Sige, asahan ko yan, sabi nga ng babae. Nakangiti namang tumango si Renz sa sinabi ni Elsa na natili silang nakamasid sa fireworks ng ilan pang minuto bago nagdesisyon na ngang umuwi na. Kinabukasan maagang gumising si Elsa at nagpaalam na nga sa anak dahil mamamalengke nga siya. Sasamahan sana siya ni Renz pero walang titingin sa mga bata kaya nanatili na nga lang din si Renz sa bahay dahil sa bahay na rin naman siya mag-aasikaso ng business niya. Good morning nga po! Biglang sambet ng isang babae nakakapasok lang sa may sala. Lola Lita! Sigaw naman ni Jared na kasama ni Brian na naglalaro sa sala. Mabilis na tumayo si Jared at tumakbo sa kinaroroonan ng lolo at lola niya. Kamusta ang pinakagwapo kong apo? Nasaan ang daddy mo? Bungad naman na tanong ng lolo ni Jared na si Lito. Nasa kwarto po si daddy! Sagot naman ni Jared. Eh ang yaya mo para matawag ang daddy mo dahil may pag-uusapan kaming importante. Sabi nga ni Lita pero napahinto siya nang may maaninag na isang batang lalaki na papalapit sa kinaroroonan nila na tila nahihiya pa nga si Brian. Sino ka bata? Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Lita sa batang si Brian. Siya po si Brian, Lola! Kaibigan ko po siya at anak po siya ni Tita Elsa. Saad naman ni Jared. Tita Elsa? Sino siya? Tanong naman ni Lito. Siya ang pumalit kay Yaya Belen kasi may pupuntahan si Yaya. Mabait sila, Lolo! Masayang sagot naman ulit ni Jared. Galit na nilapitan nga ni Lita si Brian at hinilang hawak nitong laruan na pagmamay-ari ni Jared. Hindi sa iyo ang laruan na to. Huwag mang basta-bastang nangahawak ng bagay na hindi sa'yo. Sambit nga nito. Hindi masyadong narinig ni Jared. Yumuko ang batang si Brian at naiiyak na nga rin ito. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Hinihiram ko lang naman po eh. Pabulong na sabi ni Brian. Anong nangyari rito? Tanong nga ni Renz na pababa na sa hagdan mula sa second floor ng bahay. Renz? Sinong batang to? Bakit ito nandito at anong sinasabi ni Jared na pinalitan si Yaya Belen? Nakataas kilay nga na tanong ni Lita, sabay turo kay Brian. Anak siya ng pumalit pansamantala kay Yaya Belen. Tanging sagot naman ni Renz. Sa kwarto muna kayo maglaro, Jared. Kakausapin ko lang ang lolo at lola mo. Isama mo si Brian na? Utos nga ni Renz sa anak. Sumunod din naman si Jared at hinila na nga si Brian papunta sa kwarto niya. Sa ikalawang palapag. Sino? Bakit hindi namin alam ng papa mo yan? Tanong na naman ni Lita habang naglalakad papunta sa sofa at umupo ron. Sumunod naman si Lito at si Renz. Sinabi naman ni Renz, lahat sa mga magulang niya ang buong nangyari simula nung una nilang pagkikita ni Elsa at ng anak nito hanggang sa kasalukuyan. Ano? Nagpapapasok ka ng hindi mo kilala rito? Paano kung mapahamak ang apo ko? Hindi natin alam na baka rason lang nila yun at talagang mga pulubi sila.
Pabalikin mo na nga sila kung saan sila galing. Kayo lang ang iniintindi ko. Paano kung nagpapanggap lang silang mabait ngayon? Sabi pa nga ni Lita, samantalang si Lito naman ay nanatili lamang na tahimik. Alam ni Lito na malaki na ang anak nilang si Renz at kaya na nga nitong magdesisyon ng tama. Masyado lang talagang maraming sinasabi ang asawa niyang si Lita bago matanggap ang mga nangyayari, lalo na't mahigpit ito sa seguridad ng apo nila. Ma, mabait si Elsa at wala siyang ginawa simula nung makatungtong siya rito. In fact, matagal na nga sila rito, wala namang nangyayaring masama. Mas sumaya pa nga ang apo niyo. Hindi ko naman nakikita at nararamdaman na masama sila. Pagkatiwalaan niyo na lang po ako sa mga desisyon ko dahil alam ko naman ang nangyayari. Hindi ko naman po ipapahamak ang anak ko. Katwiran pa nga na sabi ni Renz. Hindi natin alam ang mangyayari. Hihintayin mo pa ba na lumabas ang kasamaan ng mga pinapasok mong hindi mo kilala rito sa pamamahay mo? Kukunin ko ang apo ko kapag hindi mo pa pinalayas yung mag-ina na kinupkup mo. May diin nga na sabi ni Lita. Mas sumeryoso naman ang aura ni Renz dahil sa sinabi ng mama niya. Huwag niyong gawing babala sa akin ang anak dahil magkahagulo tayo. Inuulit ko po, hindi ko ipahahamak ang sarili kong anak. Kung hindi niyo kayang intindihin yun, makakalis na po kayo. Hindi niyo ako pwedeng diktahan. Malaki na ako. Seryosong sabi ni Renz. Nagsalita si Lito dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan ng mag-ina. Tama na, Lita. Alam na ni Renz ang ginagawa niya. Hayaan na natin siya. Hindi na rin nagsalita pa si Lita. Tumayo siya at naglakad na nga papunta sa kwarto ng apo para makalaro ito. Nadat na naman ni Lita na palabas si Brian mula sa kwarto ni Jared. Ako makikipaglaro sa apo ko ngayon. Hay nako. Galit pa nga, nasabi ni Lita. Hindi na nga lamang kumibo si Brian at yumuko. Lita, tama na yan. Huwag mo namang patulan ng bata lalo na't wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Sabi naman ni Lito na nakasunod lang kay Lita. Ewan ko sa'yo, parehas kayo ng anak mo. Sana'y hindi magayang ng apo ko ang mga ugali niyo na madaling mauto. Inis pa nga nasabi ni Lita. Saka, padabog nga na naglakad papasok ng kwarto ni Jared. Napailing-iling na nga lamang si Lito saka nilapitan si Brian at ginulo ang buhok nito. Pasensya ka na, iho, ha? Mainit talaga palagi ang ulo ng lola ni Jared. Maging mabuti ka sa apo namin dahil mukhang nasisiyahan siya na may kalaro siya rito sa bahay. At maging mabuti kang bata, ano? May ngiting sabi nga ni Lito saka binaba ang kamay niya. Inangat naman ni Brian ang ulo niya at nakitang nakangiti si Lito sa kanya. Ngumiti rin siya pabalik at tumango. Bumaba ng ikalawang palapag si Brian habang si Lito naman ay pumasok din sa loob ng kwarto ni Jared. Ilang minuto silang nanatili kasama nga po nila at napagdesisyonan ngang umuwi na nga rin. Pag-uwi ng mga magulang ni Renz ay siya rin namang pagdating ni Elsa mula sa palengke. Kamusta rito? Naglaro ba kayo ng husto ni Jared? Tanong ni Elsa habang inaayos ang mga pinamili niya habang nakatingin naman ang anak niya sa kanya na nakaupo sa upuan. Ayos lang po, Mama! Sagot naman ni Brian sa ina. Hindi na nga niya sinabi pa ang tungkol sa pagdalaw ng lolo at lola ni Jared dahil hindi rin naman nagtanong si Elsa tungkol dito. Talaga ba? Eh bakit parang malungkot ka? May pagtatakang tanong naman ni Elsa. Aalis pa tayo rito, Mama. Gustong gusto ko kasi rito lalo na't mabait si Jared at ang daddy niya sa atin eh. Tsaka para po tayong isang kumpletong family. Hindi naman agad nakapagsalita si Elsa. Anak, pinalitan ko lang saglit si Yaya Belen. Kapag bumalik siya, aalis na rin tayo rito. Magsisimula ulit tayo at may bago tayong bahay na titirahan. Ayaw mo ba nun? Gusto po. Pero iba pa rin po kasi kapag nandito tayo. Alam kong hindi naman bahay natin to pero masaya ako rito, Mama. Ngumiti naman si Elsa at sa kanilapitan ang anak para yakapin. Magiging maayos din ang lahat, anak. Sisiguraduhin kong magiging mas masaya ang pagsisimula natin ulit. Bulong nga ni Elsa. Sumapit ang hapunan at muli namang bumalik ang mga magulang ni Renz sa bahay na may kasamang magandang balita. Pero para kay Renz ay hindi niya nagustuhan ang balitang to. Mananatili kami rito ng isang linggo
How exciting, di ba? Makakasama na namin ang straight 1 week, ang apo namin. Makakabawi na rin kami dahil wala kami sa birthday niya. Masayang sabi nga ni Lita kay Renz. Nasa sala sila ng bahay ni Renz. Dumating naman si Elsa na may daladalang juice at cookies para sa mga magulang ni Renz. Inilagay niya ang dinala niya sa mesang nasa harapan nila. That's good for you at para sa apo niyo. Oo nga pala, ito si Elsa. Nakilala niyo na ang anak niyang si Brian. Siya ang pumalit kay Yaya Belen. Pakilala nga ni Renz kay Elsa. Magandang gabi po. Aalis rin po kami rito kapag nakabalik na po si Yaya Belen. Magalang na sabi nga ni Elsa. Mabuti naman kung ganun. Dahil magiging pabigat lang kayo rito. Sa kamukha ka namang matinong babae. Marami ka pang trabahong mapapasukan. Masungit naman na saad ni Lita. Ngumiti lang ng tipid si Elsa. Saka yumuko ng kaunti at bumalik sa kusina. Nag-usap lang saglit ang mga magulang ni Renz at si Renz sa sala. Tapos na rin silang lahat na maghapunan kaya nagpahinga na nga ang mga to sa kanya-kanilang kwarto. Maliban kay Elsa, nabisi sa paghayos sa kusina. Sa maid's room sila natutulog ng anak habang nasa guest room naman ang mga magulang ni Renz. Pasensya ka na sa sinasabi ng mga magulang ko. Nabigla lang sila. Dahil hindi ko sinabi na may pumalit kay Yaya Belen. Biglang sabi ni Renz, nakakapasok lang sa kusina. Ayos lang, totoo naman ang sinasabi nila eh. Sabi naman ni Elsa, hindi ganun ang tingin ko sa inyo, Elsa. Hindi kayo pabigat. Dahil ginagawa mo naman lahat para maasikaso ang anak ko at ang bahay. Tinanggihan mo nga ang libre ko sa pagtitira rito, diba? Ano na lang kung hindi umuwi si Yaya Belen sa probinsya nila. Salamat sa paglaban mo sa amin ng anak ko pero hindi mo na kailangan gawin yun. Nandito ka sa pamamahay ko. Kaya dapat na dumipensa. Marin ako sa inyo lalo na at alam ko na wala naman kayong kasalanan at ginawang masama. Tinignan naman ni Elsa, si Renz at nag-abot ang tingin nila. Nakaramdam ng malakas na kabog sa puso si Elsa. Kaya mabilis niyang iniwas ang tingin niya kay Renz. Tapos na ako rito. Matutulog na ako. Si Brian lang ang naiwan sa maid's room kaya pupuntahan ko na siya. At mga alis na nga sana si Elsa nang pigilan nga siya ni Renz. Nakahawak si Renz sa kamay ni Elsa. Kaya napatingin sa kamay niya. Bakit? Tanong nga ni Elsa sa katinignan si Renz. Mabilis naman na binitawan ni Renz ang kamay ni Elsa dahil maging siya tila nakaramdam ng kuryente sa katawan. Wala, utal nga na sabi ni Renz. Tumango lang si Elsa, saka nagpatuloy sa pagalis sa kusina para tunguhin ang maid's room. Naiwan naman si Renz sa kusina habang napahilamos sa mukha. Hindi niya batid ang biglaang pagpigil niya kanina kay Elsa. Hindi pa nga niya naintindihan ang sarili na para bang ayaw niyang madismaya si Elsa o malungkot sa mga nangyayari. Inayos ni Renz ang sarili bago nagdesisyong lisanin ang kusina at ipagpahinga ang sarili. Ang dami nang nangyari sa araw na to. Lumipas ng mabilis ang mga araw at naging maayos naman ang lahat kay Elsa. Pero hindi sa mga magulang ni Renz. Palaging nagpaparinig ang mga ito at ayaw naman ni Elsa ang nangyayari lalo na kapag naririnig ang anak niya. Hindi pa ba kayo alis dito? Balita ko ay babalik na si Yaya Belen. Kaya sana naman tuparin mo ang sinabi mo noon na aalis kayo ng anak mo kapag nakabalik na si Yaya Belen. Taas kilay pang ang sabi. Nang mataray na si Lita kay Elsa na naghuhugas ng pinggan sa kusina, nilingon naman ni Elsa si Lita. Hindi ko po kakainin ng mga sinabi ko. Aalis po kami ng anak ko kapag nakabalik na si Yaya. Sabi naman ni Elsa. Mabuti naman kung ganun. Madali ka naman palang kausap eh. Ma, tama na nga yan. Nag-usap na tayo at nagpaliwanag na rin ako ng husto sa inyo at paulit-ulit. Hindi pa talaga kayo titigil sa pangungulit kay Elsa? Inis nga na sabi ni Renz at pagtatanggol niya dito, nakakapasok nga lang sa kusina. Bakit mo ba kinakampihan ang babaeng yan, Renz? Mahinti ka ba sinasabi sa akin, ha? Taas kilay nga na tanong ni Lita. Hindi ba talaga kayo titigil, ma? Sino bang nagturo sa akin na huwag agad manghusga dahil iba-iba tayo ng pinagdaraanan? Hindi nakapagsalita si Lita. Tinignan lang niya saglit si Elsa,
Saka tinignan muli si Renz. Tumalikod na nga rin siya at lumabas sa kusina. Ayos ka lang ba? Tanong nga ni Renz kay Elsa. Tumango naman si Elsa bilang sagot at bumalik sa ginagawa niya. Napabuntong hininga naman si Renz bago lumabas nga ng kusina. Nadatnan niya naman ang masayang naglalaro na sina Jared at Brian sa sala. Napatigil nga at napangiti si Renz sa nasasaksihan niya. Napagdesisyon na ni Renz na pumunta nga sa kwarto niya para tapusin ang ginagawa niyang business proposal presentation. Ano ginagawa mo, Mama? Tanong nga ni Brian habang nakatingin kay Elsa na busy sa pag-iimpake. Uuwi na si Yaya Belen bukas, kaya alis na tayo ngayon, anak. Sagot naman ni Elsa. Pero gabi na, Mama. Hindi po ba pwedeng bukas na lang? Tsaka hindi pa po ako nagpapaalam kay Charity, tsaka kay Tito Renz. Malungkot nga natura ni Brian. Hindi na nga lamang nakinig si Elsa at tinapos ang ginagawa niyang pag-iimpake. Matapos mag-impake ay hinila agad ni Elsa ang anak palabas ng maid's room. San kayo pupunta? Bakit dala mo ang gamit mo? Tanong ni Renz. Napababa ng hagdan dahil katatapos lang niyang patulugin si Jared. Natutulog na rin ang mga magulang niya sa guest room. Aalis na kami, Renz. Maraming salamat sa lahat, ha. Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihang ginawa mo sa amin ng anak ko. Balang araw, magagantihan ko rin lahat ng mga kabutihang loob na pinakita niyo sa amin. May ngiting sabi nga ni Elsa. Bago pa nakapagsalita si Renz, tumalikod na nga si Elsa. Napahakbang naman ng ilang beses si Renz para sana habulin si Elsa. Pero napagtanto nga niyang wala pala siyang karapatan. Tila dito niya na-realize at naramdaman kung gaano na nga kahalaga si Elsa sa kanya, pati na rin ang anak nitong si Brian. Wala nang nagawa pa si Renz nang mawala sa paningin niya si Elsa kasama ang anak nito. Sa isang tahimik na gabi, lumipat si Elsa kasama ang kanyang anak na si Brian sa kanilang bagong tahanan. Isang maliit ngunit maayos na apartment sa syudad. Nakaipon ng sapat na pera si Elsa mula sa pagpalit niya kay Yaya Belen. Sinisigurado nga niya sa sarili na babawi siya kay Renz. Anak, ito na ang bago nating tahanan. Medyo maliit lang, pero magiging masaya tayo dito. May ngiting sabi nga ni Elsa. Opo, Mama. Masaya po ako basta't kasama kita. Masaya naman si Elsa sa sinasabi ng anak. Kahit anong mangyari ay alam niyang malalampasan niya lahat kasama ang anak niya. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging isang linggo ito. Nakauwi na nga ang mga magulang ni Renz sa bahay nito malayo sa kanila at nakabalik na nga rin si Yaya Belen galing probinsya. Tahimik na tahimik ang buong bahay at pansin na pansin din ni Renz ang kalungkutan sa mukha ng anak niya. Lalo na't hindi ito nakapagpaalam nang umalis ang kalaro nitong si Brian. Napakunot ang noo ni Renz nang makakita nga ng isang photo frame sa drawer niya. Sinuri niya nang maigi ang photo frame at medyo nagulat nang makita ang mukha ni Brian sa picture. Imposible naman na si Brian ang nasa picture. Bulong nga ni Renz. Napahinto siya nang mapagtanto na siya ang nasa photo frame. Picture niya ang nasa photo frame nung 7 taong gulang pa lang siya at magkamukhang magkamukha sila ni Brian. Paano nangyari na kamukha ko ang anak ni Elsa? Nakakunot noong tanong ni Renz kahit alam niyang wala namang sasagot sa kanya. Tumunog ang cellphone Renz na nasa tabi lang niya kaya kinuha na nga niya yun at tinignan. May tumatawag na hindi registered number at sinagot yun ni Renz dahil baka importante. Hello? Renz. Pasensya na pero pwede ba akong humingi ng huling pabor sa'yo? Huling-huli na to. Nagmamakaawa ko kahit anong gagawin ko. Umiiyak nga na sabi ni Elsa mula sa kabilang linya. Elsa? Ano nangyari? Nasaan ka? Sunod-sunod na tanong ni Renz. Nasa ospital ako. Kailangan ng dugo ni Brian. Baka matulungan mo kami, Renz. Nag-aagaw buhay ang anak ko. Bigla namang kinabahan si Renz at nagalala. Naging aligaga nga rin siya. Sige, i-text mo kung saan ospital at pupuntahan kita.
Binaba nga ni Elsa ang tawag at tinext nga kay Renz ang address ng ospital. Mabuti na lang at hindi nabura ni Elsa ang cellphone number ni Renz sa cellphone niya. Pinigyan kasi siya ng number ni Renz para matawagan siya kapag may problema nung nasa pudar na nga siya sa bahay nito. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Elsa sa labas ng kwarto ng anak niya habang hinihintay ang pagdating ni Renz. Na-admit kasi si Brian dahil na dengue ito. Hindi kailanman nagkasakit ang anak ni Elsa kaya sobrang natataranta siya sa kapakanan ng anak. Hindi siya mapakali dahil sa pag-aalala. "Kamusta si Brian?" Bungad nga na tanong ni Renz nang mahagilap ng mata niya si Elsa. Binilin nga niya si Jared sa pangangalaga ni Yaya Belen. "Kailangan niyang masalina ng dugo dahil may dengue siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nawala siya, Renz. Tulungan mo akong makahanap ng dugo." Umiiyak nga na pakiusap ni Elsa dahil wala na talaga siyang mahinga ng tulong. Pinakalma naman siya agad ni Renz. "Teka, ano bang blood type niya para mahanapan agad natin siya?" Tanong nga ni Renz. "Type AB negative ang dugo niya at walang available rito sa ospital. Alam mo namang rare lang ang dugo na yun. San tayo makakahanap nun?" "Compatible ang dugo ko sa kanya." Seryosang sabi ni Renz. "Magdo-donate ako para kay Brian." Dagdag nga nito. Mas lalong napaiyak si Elsa sa sinabi ni Renz dahilan para mapayakap siya kay Renz. Panay ang pasasalamat niya hanggang sa dumating ang doktor na nagmo-monitor kay Brian. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri at paghahanda, dinala si Renz sa isang kwarto kung saan isinasagawa ang proseso ng pagdo-donate. "Sir Renz, maraming salamat sa pagiging handa mong mag-donate. Ang dugo mo ay maaaring maging sagip para sa anak ni Ma'am Elsa." Nakangiting sabi ng nurse. "Tutulong ako hanggang sa makakaya ko." Saad naman ni Renz. Nagsimula ang proseso ng pagdo-donate ng dugo habang ang mga nurse ay nagmamasid ng maingat sa bawat sandali. Sa tuwing makakarinig si Renz ng pagtusok ng karayom, alam niyang ang simpleng aktong ito ay maaaring maging daan para sa pag-asa ng muling pagsigla ng buhay ni Brian. Sa ibang kwarto, pinaghandaan na nga si Brian para sa transfusion. Ang kwarto ay puno ng katahimikan, maliban sa ingay ng mga medical equipment. Nang dumating ang dugo ni Renz, agad itong isinalin sa katawan ni Brian. Mukhang tumataas ang kanyang platelet count. "Maganda ang naging reaksyon ng katawan niya sa dugo mo, Mr. Renz." Saad nga ng doktor. Nakahawak naman si Elsa sa kamay ng anak na wala pang malay. "Magigising din siya, kaya hintayin niyo lang yon. Pagising niya, oobserbahan pa rin ang kalusugan niya. At kapag nag-improve ng tuloy-tuloy, makakalabas agad kayo rito sa ospital." Dagdag ng doktor. Nagpasalamat naman ang husto si Elsa sa doktor. Nanatili nga si Elsa sa loob ng kwarto habang sinabayan naman ni Renz ang doktor palabas. "Dok, may gusto pa sana akong ipa-DNA test sa inyo." Sabi ni Renz nang makalabas nga sila ng kwarto. Buo na nga ang kanyang loob, lalo na nang malaman pa nga niya ang blood type nilang dalawa. "Pwede mong papuntahin ang magpapa-DNA sa office ko para makuhanan ng sample." Sabi naman ng doktor. "Ako po, at ang batang sinalina niyo ng dugo. Ang gusto kong ipa-DNA test. Gusto ko lang masigurado kung tama po ba o hindi ang hinala ko." Seryosang sabi ni Renz. Tumanguna nga lamang ang doktor. "Mag-usap tayo sa opisina ko." Sabi ng doktor at nauna na ngang naglakad na sinunda naman ni Renz. Pumayag ang doktor sa gustong gawin na DNA test ni Renz. Naguguluhan kasi si Renz sa mga nakita at nalaman niya. Magkaparehas sila ng mukha ni Brian nung bata pa siya at magkaparehas pa sila ng dugo. Inasikaso rin ni Renz ang DNA test niya at ng anak niyang si Jared. Sa ospital, nagpalipas ng ilang araw si Elsa at ang anak niyang si Brian. Unti-unti rin namang umaayas ang pakiramdam ni Brian matapos masalina ng dugo. "Kamusta si Brian?" Tanong ni Renz nang makapasok sa kwarto kung nasaan namamalagi si Brian. Kasama naman ni Renz ang anak na si Jared. "Bumubuti na ang pakiramdam niya. Maraming salamat sa lahat-lahat, Renz. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Dinagdagan mo pa ang pagtulong sa amin sa pagbabayad ng bill dito. Hahanap ako ng paraan para makabayad agad sa iyo." Taus-pusong sabi ni Elsa. "Hindi na kailangan, Elsa. May gusto kong sabihin sa iyo." Seryosong sabi ni Renz. Kinabahan naman si Elsa sa aura ni Renz.
Nagpaalam muna silang dalawa na mag-uusap sa labas habang naiwan naman si Brian na gising at nilalaro ni Jared. "Ano ang gusto mong sabihin?" tanong ni Elsa nang makalabas sila sa kwarto. Pero ewan ba niya? Nakaramdam siya ng kaunting kaba dahil parang iba ang aura ngayon ni Renz. Inabot nga ni Renz ang isang brown envelope. Kinuha naman yun ni Elsa. Saka binuksan at kinuha ang nasa loob nito. Isang DNA test result ang bumungad kay Elsa. "Anak ko si Brian." "At anak mo si Jared. Nagkapalit tayo ng anak dahil sa hindi inaasahang pagkakamali ng isang nurse noon. Diretsahang sabi na nga niya at wala nang paligoy-ligoy pa." Nanigas naman si Elsa sa kinatatayuan niya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Nanlamig siya at hindi maproseso ang sinabi ni Ren sa kanya. "Mahal ko silang pareho. Hindi ko kayang mahiwalay kay Jared dahil sa akin siya lumaki. At alam kong ganun ka rin kay Brian. Gusto kong magpakasal tayo at bumuo ng pamilya nang magkasama." Dagdag nga ni Renz na dire-diretso na naman. Napanganga naman si Elsa sa sinabi ni Renz. Nagulat siya at bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Wala ka ba talagang masabi?" tanong na nga ni Renz nang makitang hindi makapagsalita si Elsa. Binawi naman ni Elsa lahat ng halo-halong emosyon na nararamdaman niya at humugot ng lakas ng loob para makapagsalita. "Kasal? Eh hindi nga natin alam kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na naipagpalit sila noon. Sigurado ka ba na totoo ang resultang to, Renz? Napakalaking pangyayari to, hindi to basta-basta." Hindi mapakaling sabi nga ni Elsa. "Sasabihin natin sa tamang pagkakataon. Sasang-ayon ka ba sa sinabi ko kapag pumayag din sila? Paano nangyari na nagkapalit sila? Sabihin mo muna sa akin ang buong detalye para maintindihan ko naman. Hindi yung ganyan na lang na basta-basta." Pag-iiba nga ni Elsa. Wala kasi siyang panahon para pag-usapan ng kasal na pinagsasasabi ni Renz dahil mas priority niya ang anak nila. Sabay silang isinilang sa parehong ospital. Sa newborn nursery room, hindi sinasadya ng isang nurse na maipalit ang name tag ng dalawang sanggol. "Nagpa-DNA test ako matapos malaman na magkamukha kami ni Brian nung bata pa ako at nalaman na magkaparehas kami ng dugo. Nagpa-imbestiga naman ako tungkol sa nurse, kaya nalaman ko ang lahat ng katotohanan. Nakausap ko rin ng nurse mismo at nakita ko naman ang sinseridad sa mga salita niya na hindi talaga niya sadya ang nangyaring pagkakapalit ng anak natin." Mahabang paliwanag nga ni Renz. "At tungkol naman sa kasal na sinasabi ko, hindi madali yun. Pinag-isipan ko rin yun ng husto, Elsa. Hindi ka kasal at hindi rin ako kasal noon, kaya ngayon gusto kong maikasal sa'yo. Hindi dahil sa mga bata, kundi dahil nagugustuhan na rin kita noon pa lang." Dagdag na nga na sabi at pag-amin ni Renz. Napatitig naman si Elsa kay Renz. Hindi na naman siya makapagsalita dahil sa ikalawang sinabi nito. "Daddy, hinahanap ni Brian ang mama niya." Biglang nagsalita naman si Jared. Napatingin si Elsa at Renz sa may pinto. Dahil dito, mabilis naman na pumasok si Elsa sa loob ng kwarto at tinabayhan ang anak na si Brian. Napabuntong hininga naman si Renz at binilin si Jared kay Elsa at nagpaalam para bumili ng mga kain nila. Hindi naman iniwan ni Renz kasama ni Jared sina Elsa at Brian sa ospital hanggang sa tuluyan ng makalabas ng ospital si Brian. Pinilit ni Renz na manatili si Brian sa bahay niya, lalo na tunay niya itong anak. Hindi na nga umangal pa si Elsa, lalo na't makakapiling naman niya ang tunay niyang anak na si Jared. "Welcome home, apo! Welcome home!" Masayang sabi ni Lita sabay yakap sa papasok sa bahay na si Brian. Napaiyak pa nga si Lita nang mayakap ng higpit si Brian. "Masaya ako na lumaki kang mabait at mapagpakumbabang bata, apo," sabi naman ni Lito at ginulo ang buhok ni Brian. "Ano pong nangyayari, Daddy? Bakit si Brian po ang tinatawag niyong apo ni na lolo at lola?" tanong nga ni Jared. Kumawala naman si Lita sa pagkakayakap at niyakap din naman si Jared. "Apo ka pa rin naman namin, Jared. Hindi yun magbabago," bulong ni Lita. Hinila rin niya si Brian at niyakap ang dalawang bata.
Ano pong nangyayari, Mama? Tanong ni Brian kay Elsa. Umiti lang si Elsa ng tipid at naupo silang lahat sa may sofa. Anak, may kailangan kayong malaman ni Jared. Bata pa lang kayo. Ay aksidenteng na ipagpalit kayo ng isang nurse. Mahinhin na paliwanag nga ni Elsa sa dalawang bata. Nagkatingin na naman si Jared at Brian sa isa't isa. Kung ganun, ikaw po ang mama ko? Tanong nga ni Jared na nakatingin kay Elsa. At ikaw rin po ang daddy ko? Tanong naman ni Brian na tumingin kay Renz. Tumango naman si Renz at Elsa. Mabilis na kumilos ang dalawa at niyakap ang tunay nilang mga magulang. Paiyak din si na Elsa at Renz sa mga nangyayari. Sana ay mapatawad mo ko sa panliliit ko sa iyo noon, Elsa. Sobrang nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng lahat ay lumapit ka pa rin kay Renz. Hindi sana niya malalaman ang katotohanan. Nagpapasalamat kami ng husto sa pagpapalaki mo ng maayos sa apo namin. May sinseridad na sabi nga ni Lita. Tumutulo naman ang luha sa mga mata ni Elsa habang nakangiti at tumatango sa sinasabi ni Lita. Sobrang nagpapasalamat din po ako sa pagpapalaki niya sa anak ko. Binigyan niya siya ng magandang buhay at sobra-sobrang pagmamahal. Nakangiti namang sabi ni Elsa. Mama, maghihiwalay na ba tayo? Iiwan mo ba ako sa tunay kong daddy? Ganon din po ba si Jared? Naiiyak nga na tanong ni Brian. Pinigilan naman ni Elsa ang mapahagulgol dahil iniisip niya pa lamang na mawawalay ang anak niyang si Brian ay napakasakit na nga. Naging buhay nga niya si Brian at hindi basta-basta mawawalan yun ng saysay. Mahal na mahal niya si Brian pero alam niyang dapat na mas mahalin niya na ngayon si Jared na tunay niyang anak. Pero para sa kanya, kung pantay, yun ang dapat. Akala nga ni Elsa ay magiging madali lang lahat kapag natanggap na nga ng mga batang sitwasyon nila, pero masakit pala talaga sa parte nila bilang magulang ang mahiwalay sa anak nila na inaruga at pinalaki ng buong puso tapos sa huli ay anak pala ito ng iba. Hindi tayo maghihiwalay kung papayag ang mama mo, napakasalan ako at maging buong pamilya tayo. Mahal ko naman siya. At ang tanong na lang, kung mahal niya ba ako? Sabi nga ni Renz at pag-amin nga niya ng matapang. Pinahira naman ni Lita ang luha niya dahil naiiyak din siya sa mga nangyayari. Ayaw din namin na mahiwalay sa amin si Jared at kinagis na namin nga po. Kaya sang-ayon kami ni Lito sa planong pagpapakasal niyo, sabi nga ni Lita. Kung mahal niyo naman pala ang isa't isa, wala namang problema kung ganun, hindi ba? Pinahiran nga rin ni Elsa ang mga luha niya sa mata at inayos ang sarili. Hindi po madali ang sinasabi niyo. Agad-agad po kasi. Pero hayaan niyo po muna ako na makapag-isip at makasama. Mag-isa ang tunay kong anak. Sambit nga ni Elsa. Hindi na naman nagsalita si Lita dahil wala na nga siyang masabi. May punto ang sinasabi ni Elsa. Kaya sino naman siya napigilan ito? Kung ano ang desisyon mo, rerespetuhin namin. Handa pa rin akong maghintay ng tamang pagkakataon at patutunayan ko sa iyo na mahal kita dahil totoong mahal kita at hindi lang dahil sa sitwasyong to, Elsa. Sabi naman ni Renz. Nagpatuloy ang pag-uusap nila patungkol sa mangyayari pagpalit ng mga bata. Nagkasundo rin silang lahat at naayos din ang problema. Masakit man ay wala nang napagpilian sina Elsa at Renz, kundi ang magpaalam sa mga anak na pinalaki nila na hindi sa kanila, pero pansamantala lang. Ito ang pinapangako ni Renz dahil gagawin niya ang lahat para mapakasalan nga siya ni Elsa dahil mahal naman talaga niya ito, papatunayan niya. Masaya naman ang mga puso nila lalo na't kusang sumama ang mga bata sa tunay nilang mga magulang at inintindi ang sitwasyong nangyari. Makalipas ang 6 na buwan, nakahanap ng bagong trabaho si Elsa at unti-unti na nga rin umaangat ang buhay niya lalo na't nakapundar na nga rin siya ng isang malaking grocery store. Sa isang tahimik at maulap na araw, dinalaw ni Elsa kasama ang kanyang anak na si Jared ang puntod ng yumaong ama ni Jared. Ang lugar ay tahimik.
May mga malalaking puno kung saan dumarampi ang simoy ng hangin. Siya ang papa mo, Jared. Minahal niya tayo pareho noong nasa sinapupunan pa lang kita. Maalaga siya at mabait kagaya mo. May ngiting sabi ni Elsa habang nakatingin sa puntod ng boyfriend niya noon. Matagal na nga siyang naka-move on pero ayaw niya naman na talikuran ito basta-basta, lalo na't ito pa rin ang tunay na ama ni Jared. Hindi ko man lang po siya nakilala. Kahit ganun ay naging masaya pa rin po ako dahil kahit papaano ay naranasan ko rin po na magkaroon ng ama at mahalin ng isang ama. Hindi ko kailanman papalitan ng tunay kong ama pero mananatili pa rin po sa puso at isip ko si Daddy Renz. Sabi naman ni Jared na para bang malaking tao ito na nagsasalita dahil napaka-matured ng mga salitang lumalabas sa bibig nito. Ngumiti naman si Elsa sa sinabi ni Jared. Papa, hindi naman po siguro kayo magagalit kung tatanggap po ulit ng bagong pagmamahal si Mama, di ba? Binigay si Daddy rin sa akin para maging daddy ko. Pwede ko rin kayang ibigay siya kay Mama. Mahal ka po namin. Pareho, Papa. Pero kahit na papaano, gusto ko po na maging masaya si Mama ngayon. At ayaw niyo po ba yun? Magkaroon po kami ng isang complete family. Tsaka matagal rin naman pong nagpaparamdam na si Papa. Friends sa kanya eh. Tama nga ang sinabi ni Jared. Dahil matagal nang ang pinapatunayan ni Renz sa mama nito o kay Elsa na totoo nga ang sinabi nito na mahal niya si Elsa. Hindi lang dahil sa sitwasyon na baby switching, kundi dahil mahal niya talaga ito at nahulog na nga ang loob niya kay Elsa. Masaya naman ako anak, sagot nga ni Elsa. Pero sagot naman ni Jared. Masaya ka nga mama pero may kulang sa mga mata mo. Ginulo naman ni Elsa ang buhok ng anak. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo, magpaalam na nga tayo at may pupuntahan tayong alam kong magugustuhan mo. Nagliwanag naman ang mukha ni Jared dahil gustong-gusto niya talaga ng mga sorpresa. Masaya rin si Elsa dahil marami na nga siyang nalalaman tungkol sa anak niyang si Jared. Sa kabilang banda, sa isang tahimik na hapon naglalakad si Renz kasama ang kanyang anak na si Brian patungo sa sementeryo. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang bulaklak na rosas, alay para sa yumaon niyang girlfriend at ina ng kanyang anak. Malumanay na ikinuwento ni Renz kay Brian ang kwento tungkol sa mommy nito. Nandito tayo para bisitahin ang mommy mo, anak. Alam mo ba isang napakalakas at matapang na babae ang mommy mo? Siyang nagbigay buhay sa'yo, kahit na sa pagkawala niya ay alam kong patuloy ang pagmamahal niya sa atin, lalo na sa'yo. Pero bakit po siya umalis, Daddy? Hindi po fair yun, hindi ba? Saad nga ng inosenteng si Brian. Anak, kailangan mong maintindihan na minsan ang buhay ay hindi patas. Ngunit ang importante ay nandito tayo para sa isa't isa, ang mommy mo, at kahit wala na, ay naiwan ang kanyang pagmamahal sa puso natin. Alam kong gusto niya tayong maging maligaya at matagumpay sa buhay. Habang nag-uusap sila, unti-unting inilapit ni Renz ang bulaklak sa puntod ng kanyang dating asawa. Isang tahimik na dasal ang kanyang binitawan. Ipinapahayag ang pagmamahal at pasasalamat sa mga alaala ng kanilang pinagmulan na nabitawan na nga ni Renz. Ngunit hindi kailanman kakalimutan. Daddy, posible kaya akong magkaroon ng bagong mommy? Alam ko kahit ngayon ay naghihintay ka pa rin kay Mama Elsa, pero okay lang po kaya yun kay mommy? Tanong nga ni Brian. Napatawa naman ang mahina si Renz sa tanong ng anak. Pwede naman yun kung hahayaan ng tadhana. Diba, bakit hindi? Gusto ni mommy mo na makahanap ka ng bagong mama. Kasi mabait ang mommy mo. Tinutukoy nga ni Renz ang namayapang ina ng bata. Daddy, may gusto po sana akong puntahan. Excited nga na sabi ni Brian. Sa naman, ngumiti si Brian saka nagpaalam ng maayos sa puntod ng mommy niya. Mabilis niya namang hinila si Renz pabalik sa kotse at pinagmaneho ito. Nagtataka man na hindi na nga umangal pa si Renz
at hinayaan na nga lamang na sundin ang anak. Napuntahan ang lugar na hindi inaasahang babalikan pa nilang muli. Masayang-masaya na inikot nila Elsa at Jared ang amusement park. Hindi sila sumakay ng kahit isang rides. Matapos mag-igot ay hinila naman ni Elsa ang anak papunta sa Bermuda Spot dahil gabi na at malapit nang magsimula ang fireworks. Masayang-masaya naman si Jared sa hindi inaasahang sorpresa ng mama niya sa kanya. Miss na miss ko na po tuloy si Brian. Sobrang gaan talaga ng loob ko sa kanya, mama. Sana po parati na po tayong magkakasama at hindi po yung paminsan-minsan lang. Biglang sad nga ni Jared. Nakaupo nga sila sa isang bench. Habang hinihintay ang fireworks display, marami-rami rin ang tao sa paligid. Pero hindi naman masyadong puno dahil kailangan ng ticket para makapasok at limited lang ang ticket. Ikaw ba, mama? Hindi mo ba namimiss si Daddy? Yung parati po tayong nagkikita, tapos nasa iisang house lang po tayo at masaya. Pili yung tanong ni Jared. Napatawa naman si Elsa sa tanong ng anak. Siyempre, miss na miss din. Sana ay ayos na ayos nga ang pangangalaga sa kanya ni Renz. Pero alam ko naman ay inalagaan siya. Pabulong na sabi ni Elsa. Mami, si Brian lang po ba talagang namimiss mo? Pili yung tanong pa nga ng anak. Napalingon si Elsa sa tabi niya at nakitang umupo roon si Renz. Nanlaki ang mata niya sa gulat at hindi agad nakapagsalita. Mama, miss na rin po kita. Sigaw nga ni Brian sabay yakap ng mahigpit kay Elsa. Naniyakap din pabalik ni Elsa. Anong ginagawa niyo rito? Alam niyo ba na nandito kami? Naguguluhan nga ang tanong ni Elsa. Humagigik naman sina Jared at Brian, saka nag-appear pa, sabay yakap sa isa't isa. Mama, Daddy, paano kung hindi kami makapaghintay kay Tadhana? Mami, ang tagal naman na pong pinuprove ni Daddy yung love niya para sa inyo eh. Kailan niyo po siya sasagutin? Lakas loob na nga na tanong ni Brian. Eh paano kung kami mismo ang gagawa ng paraan para mabuo tayo kahit ayaw ng Tadhana? Napanganga naman si Elsa sa mga sinasabi ni na Jared at Brian. Hindi niya alam kung saan ang galing ang mga sinasabi nito. Ang supportive talaga nila. Ayaw mo ba talaga sa akin? Kasi gustong-gusto nila tayo pareho para sa isa't isa. Tsaka matagal ko na rin pinapatunayan at matagal na rin kitang hinihintay. Natatawang sabi ni Renz. Plano mo ba to? Hindi makapaniwalang tanong ni Elsa. Hindi ah. Baka plano nilang dalawa. Malay ko ba na nandito kayo ngayon? Depensa naman ni Renz. Pumutok nga biglang fireworks sa kalangitan dahilan para magsitalon sina Jared at Brian sa tuwa. Humakbang pa nga sila ng isang metro sa harap ng mga magulang nila para mas makita ang fireworks display sa kalangitan. Ngayong ang mga anak natin mismo ang gumagawa ng paraan. Handa ka na ba ulit na tumanggap ng bagong pagmamahal mula sa akin, Elsa? Tanong nga ni Renz. Hindi na rin naman tayo bumabata, dagdag pa nga niya. Tinignan naman ni Elsa si Renz at nag-abot ang kanilang mga tingin. Alam ko namang puro, seryoso at sincere ang pagmamahal mula sa'yo. Bakit naman hindi, di ba? Tao rin naman tayo kahit anong pagsubok man ang iba to ng Tadhana. Deserve pa rin naman nating sumaya, di ba? And besides, natupad ko na rin naman yung mga pangarap ko na makaahon kahit papano. Nagkaroon na ako ng business kahit papano at hindi ko na kailangang problemahin pa yung mga pinoproblema ko dati. Napangiti naman si Renz dahil narinig na nga niya ang mga salitang binitawan ni Elsa ngayon. Hinawakan naman ni Renz ang bewang ni Elsa, saka hinila si Elsa papalapit sa kanya. Ilang dangkal na lang ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Bago pa man matapos ang fireworks display, ay naglapat naman ang mga labi nila sa isa't isa. Hinayaan nilang mga sariling maiparamdam ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Nagsimula man ang lahat sa hindi inaasahang pagkakakilala, napagitnaan man ng hindi inaasahang pagsubok at pagkakamali, naghuli naman ang lahat sa masayang pagbuo
ng bagong pagmamahalan na bubuo ng kinabukasan nila. Sa huli, kinasal din sina Elsa at Renz. Hindi naman ganun ka-engrande ang kanilang kasal, kahit na nga ang gusto ng mga magulang ng lalaki ay engrande. Ikinasal sila sa simbahan sa Batangas. 6 months of preparation, naging hands-on nga sila sa pagpe-prepare kahit na nga meron naman silang hinire na wedding organizer. Parati ding kasama ni Elsa ang ina ng lalaking si Lita. Kaya naman mas naging close nga ang dalawa kahit na nga nung una minaliit siya ng matanda. Pinakita naman ito na nagbago na siya. Hanggang sa naging maayos na nga ang lahat at dumating na nga ang isa sa mga pinaka-espesyal na araw sa kanilang buhay, ang kanilang pag-iisang dibdib. Siyempre, ring bearer at Bible bearer nga ang kanilang mga anak na sina Jared at Brian na talaga namang parang mas excited pa nga sa dalawang ikakasal. Sinimulan na nga ang seremonya. And finally, tinanong na nga sila ng pare kung tinatanggap ba nila ang isa't isa bilang maging kabiyak. At isang malutong na yes po father ang sagot nila. At hindi naman mawawala ang pagpapalitan nila ng vows para nga mas maging memorable ang kasal nila. Ang unang ang nagsalita ay si Elsa. Isang araw, nangailangan kami ng anak kong si Brian. Akala ko dati wala nang tutulong sa amin dahil sino ba naman ang tutulong sa hindi nila gaanong kakalala, hindi ba? Pero may isang estranghero na naging good Samaritan sa buhay namin ni Brian. At ikaw yun. Sobrang nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit na hindi mo kami gaanong kakalala, pinagkatiwalaan mo kami at kinupkop at tinulungan. Akala ko, yun lang ang magiging connection natin sa isa't isa. Pero may mas malalim pa pala. Iba talaga ang Diyos kapag gumawa ng paraan para pagtagpuin ang dalawang pusong nagmamahalan. Baby switching? Sino ba naman ang mag-aakala na mangyayari ito sa totoong buhay? Napapanood ko lang ito sa mga pelikula eh. Nagkapalit pala ang mga anak natin. Nahiwalay tayo sa mga anak natin. Pero sino ba naman ang mag-aakala na sila pala ang magbubuklod at bubuo ng ating pamilya ngayon? Mahal na mahal kita, Renz. At handa na akong mangulik tapa ng maraming memories na kasama kayo ng mga anak natin. Wala na akong naiisip pa na makakasama ko sa habang buhay kundi ikaw lang. I love you. Saad nga nito na halos naluluha na nga. Pati nga si Renz ay naiiyak na. Pero bago nga ito magsalita, pinunasan nga muna niya ang kanyang mga luha. Elsa mahal, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong na love at first sight tata ako sa iyo? Nung basang-basa kayo sa ulan, kasama mo si Brian, nung una kitang makita, ay parang nakaramdam na ako ng malakas na pagtibok ng puso ko. Grabe, sino ba naman ang mag-aakala na ikaw pala ang tunay na ina ni Jared? Salamat sa pagtitiwala sa akin ng pagmamahal at hinding-hindi ko sisirain ang tiwalang yan. Mamahalin ko kayo ng panghabang buhay at taalagaan. Pinapangako ko to sa harap ng Diyos at sa lahat ng taong nandito na wala na akong ibang mamahalin pa kundi ikaw lang. Pagkatapos nga noon, sa wakas inanunsyo na nga rin ng pare na officially mag-asawa na nga silang dalawa. At ngayon nga, tinapos nila ang seremonyas sa isang matamis na halikan. Nagtakip pa nga sina Jared at Brian ng kanilang mga mata nang mangyari yon. Pero sumisilip din naman ang mga bata at humahagik-gik dahil sa kilig. Naging masaya ang lahat, lalo na ang mga magulang ni Renz dahil dalawa na ang mga apo nila at mukhang madadagdagan pa. Mabilis nga na lumipas ang panahon. Ang bango niyan, Mama. Panigurado akong masarap yan. Saad nga ni Yaya Belen kay Elsa na ngayon ay nagluluto nga. Nako, sana nga po magustuhan nila, Manang. Nakangiting pagpapatuloy nga ni Elsa sa paghahalo nga ng niluluto niya na adobong manok. Nagluluto nga siya habang hinihimas nga niya ang kanyang medyo malaki ng tiyan. Samantalang ang kanyang asawa naman na si Renz ay nagpunta nga sa school ng mga bata dahil susunduin na nga niya sina Jared at Brian. Pero ilang minuto na nga lang din ay parating na nga rin sila. Kaya naman naisipan nga ni Elsa na ipagluto ang kanyang mga anak at asawa. Saktong tapos na nga sa pagluluto nang dumating na nga sila. Agad-agad nga niyang sinalubong ang kanyang pamilya.
At sakto naman napatakbo ang dalawang bata at niyakap nga siya at binigyan ng isang matamis na halik sa pisngi. Ang sarap naman nun. Kayo ah. Nilalambing niyo ako ngayon na siguro may kailangan kayo, no? Wala po, Mami. Talaga pong namiss lang po namin kayo dahil buong araw sobrang dami po namin ginawa sa school. Saad nga ni Jared. Sumunod naman na nagsalita si Brian. Oo nga po eh. Ang dami pong activities, tsaka malapit na po kasi yung foundation day namin. Kaya po ang dami namin pinapractice na sayaw. Ganito po. Nagsasasayaw pa nga si Brian sa harapan nila na sinundan din ni Jared. Hindi na nga gaanong mahiyain si Brian. Tila nahawa na nga ito sa kanyang kapatid na si Jared. Ngayon nga ay bibong-bibo na nga rin ito. May kinatuwa naman nila Elsa at Renz. At isa pang kinaka-proud nga nila sa kanilang mga anak, parehas nga silang nasa top. Pero parati namang sinasabi nila Renz at Elsa na hindi naman nila kailangang i-pressure ang mga bata. Kung ano lang ang kaya nila, okay lang yun, basta ang mahalaga ay natututo nga sila ng tamang values at hindi lang sa kung ano man ang pinag-aaralan nila sa paaralan. Pero sobrang proud pa rin nila dahil napalaki nga nila sina Jared at Brian ng maayos. At ngayon nga, handa na nga silang magpalaki pa at mag-alaga ng isang baby na talaga namang excited na nga silang makasama dahil isa nga itong baby girl. Katatapos lang kasi ng gender reveal nga ng babae at sobrang tuwa nga nila dahil ipinag-pray talaga nila na this time ay magkaroon naman ng baby sister sina Jared at Brian. At talaga namang ipinagkaloob yun ng Diyos sa kanila. Kasabay nga nito, ang isa pang blessing dahil mas lumalago nga ang grocery store ni Elsa at ang negosyo naman ng lalaki. Talagang naniniwala sila na kapag talaga tumulong ka sa kapwa mo tao at nagpakita ng kabutihan, mas malaki pa nga ang balik nun sa'yo. Pero dapat kapag tumutulong tayo, wala nga tayong ine-expect na kahit na anong kapalit. Ito nga ang turo nila sa kanilang mga anak. Sobra-sobra nga ang kakontentuhan na nararamdaman nila ngayon. Ang mahalaga, kompleto na nga sila ngayon at masaya. Isang araw nga. Kanina ka pa? Ang aga mo yata. Sambit nga ni Elsa sa kanyang asawa na si Renz. Maagang natapos yung meeting namin eh, kaya umuwi na ako agad. Excited na kasi ako makasama kayo eh. Sakto, heto patupos na yung niluluto ko. It smells good, Mommy! Komento nga ng kanilang mga anak. Kasama nga ang kanilang baby sister na nasa stroller dahil nanganak na nga si Elsa. Ngayon nga binabantayan nga nila Brian at Jared ang kanilang baby sister na nasa stroller habang nagluluto nga ang babae. At ngayong nakauwi na nga si Renz, naglalambingan pa nga sila. Nagpunta na nga muna sa sala sina Jared at Brian habang tulak-tulak ang stroller ng kanilang baby sister. Ngayon nga, yumakap naman si Renz patalikod kay Elsa habang hinahalo nga ni Elsa ang kanyang niluluto. Ang bango talaga ng niluluto mo, mahal. Kasing bango mo. Sabi nga nito, sabay inaamoy nga ang leeg ni Elsa. Mahal, kakain muna tayo. Sabi nga nito, mumisi naman ang lalaki at banggit pa nga niya. Pero pagkatapos natin kumain, gusto ko naman ng dessert. Nakangising sabi nga nito, at nagets naman ni Elsa ang ibig sabihin ni Renz. Ikaw talaga, baka marinig ka ni Yaya Belen ah. Sabi pa nga nito na ikinatawa na nga lamang ni Renz. Huwag kang mag-alala, matanda na si Yaya Belen. Alam niyang normal lang to sa mag-asawa. Sige, mamaya, imamassage kita, tatanggalin ko yung pagod mo. Alam kong napagod ka sa opisina. Sambit naman ni Elsa kay Renz. Hinalikan nga ni Renz sa pisngi nang paulit-ulit si Elsa. Sabay sabi nga nito, I love you. I love you too, mahal. Sagot naman ni Elsa. Pagkatapos ngang naluto, ang hinahalo ni Elsa, hinain na nga niya ito sa hapag. Bago kumain, nagdasal muna sila at nagpasalamat sa lahat ng mga ibinigay ng Diyos na blessings para sa kanila. Nagkwentuhan nga sila, nagkumustahan at naglambingan. At talaga namang wala na silang mahihiling pa sa kanilang buhay. Kakontentuhan, ito nga ang nararamdaman nila. Marami pa ang pagsubok na dadaanan
nina Elsa at Renz, pero hindi naman sila nag-iisa. Marami na nga sila na sama-samang hihintayin ang anumang naghihintay sa kanila sa hinaharap. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Renz at Elsa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jocelyn Tansing, Lin Lee, Erlinda Gabagat, Presbyteros Rose, Mercy Villantes, Augustus Rafanan, Ning Rafanan Fenovares, Emily Borac, Leonisa, Amy Regalado, Dory, Nesbet Hanaban, Ellen Fortuno, Melanie Valera, Venancio De Jesus, Rebecca Pordan, Salvacion Gonton, Jenjen Anita Hernando, Evelyn Manosa, Romana Gorospe, Ostonalito, Neva Fajardo, Esther, Lydia Bacus, Gloria Sanchez, Erlinda Chong, Ellie Evangelista Anderson, Lydia Bacus, at shoutout na rin po sa